Magandang araw sa lahat ng ballers. Mga pala si Coach Edward Anthony Mendoza, aka Coach Ed Horse. I just want to introduce to you who Mendal is. Saan nagsimula yung Coach Ed Horse? Actually, may isang coach na kasama ko. Nakikita niya lagi ako minom ng Red Horse after ng training. Pamparelax ba? Binansagan niya ang Coach Ed Horse. That's one. And then, paano naging Mendal Huskies? Yan, magandang pag-usapan yan. Kasi breeder ako dati ng Siberian Huskies. Nagdo-dog show ako noon. Nananalo, natatalo, magastos. In other words. And then, ano ba ibig sabihin ng Mendal? Mendal is Mendoza. That's my last name. Dalusong, yung last name ng wife ko. Kaya siya naging Mendal. Since breeder nga ako ng Huskies, idinugtong na lang namin yun. So, yun yung kennel name namin. Mendal Huskies. Then, secondly, majorities ng players ko players ng Mendal before was school bus rider ko. Kasi operator ako ng school bus sa Manresa School. Diyan namin nakuha yung mga players. Iba, graduate na ng college. Iba, naglalaro na ngayon. And then, iba na sa college level pa. Ginawa namin ang Mendal kasi nung time na yon may nadaanan akong basketball court na magkakaroon nga ng liga. So, Mosquitos, Midgets, Juniors, at saka Seniors, at saka Open. Nagkaroon din ng Mendal Huskies Daddies. So, yun. Nagsimula kami din sa 13 and under way back 2010. Yun nga, comprises of Manresa School Bus Riders. So, ginawa ko noong February, nga, may nadaanan akong court. The next day, pagkatid ko sa mga bata, tinawagan ko yung parents isa-isa. If they're willing to join the league, tatayo ako ng team and then hatid-sundo ko yung mga bata. Right from the start, hatid-sundo ko na yung mga players ng Mendal. So, ginawa namin yun. And luckily, sinuportahan ako. It became a family. We enjoyed na laughter and tears. Tears pag natatalo. Siyempre, emotional yung mga parents. Pag nadadapa, nasasaktan, iba yung dating. Siyempre, anak nila yan. So, normal yan. And these are young, very, very young kids. First time sumali. So, doon nagsimula ang Mendal Huskies. And then it follows. Lumaro kami kung saan sa ang villages in Parañaque. So, from there, maraming nagtatanong how to join the Mendal. Sabi lang namin is, if you join the camp, Mendal Huskies camp, then lahat ng matututunan niyo ron, i-apply natin sa mga liga as a team. So, isa yon sa naging ano natin, naging panimula as Mendal Huskies. So, doon kami nakilala, kakalaro sa mga villages. Luckily, nag-champion din naman. We have several players na talagang marunong, magaling. And then, we have the role players. And we have the new players yung talagang baguhan pa lang. So, yung time na yun, umabot na kami ng 30 players yata yun. Hinati namin sa dalawang team. So, may Mendal Huskies Team A, merong Mendal Huskies Team B. Sa dami. Eh, nakakatuwa naman. Yun ang yung start namin. Describe Mendal Huskies as a team. Slogan namin. Slogan. Mendal Huskies, home of aspiring ballers. So, technically, we start, majorities ng player ng Mendal is a non-varsity player. And then, kaya nga po, aspiring ballers, we encourage non-varsity player who wants to have opportunity, experience. Alam nyo, napakalaking bagay pag napigyan mo na maganda opportunity ang bata makapaglaro sa magandang liga. So, doon kami nag-start. And then, sumali kami ng mga liga. Ito na yung mga semi-commercial league, which we made good impression. Sabi nga ng mga coaches and committees, napaka-disiplinado raw ng team Mendal. Kumbaga, marami kami nilaruan. Yun ang laging comment ng mga nakakausap namin. Although, ako, iba ang dating kasi I will fight for the players under my coaching. Talagang may kipag-away ako to protect the players. Ang sabi ko lang sa mga players ko, eto, alam nila to. Di bali masama ang impression nila sa coach. Especially on my end. At saka sa mga kasamahan ko, wag na wag silang makikitaan ng pangit na attitude as a player. Kasi number one rule namin is be disciplined players. Okay? Ayaw namin yung mga may attitude. Pag may attitude problem, kahit na gano'ng kakagaling, I don't know kung may coach na magtsatsaga sa'yo.
akin, I'd rather choose a zero player na willing to learn kaysa yung marunong na akala mo kung sino ang dating. Mas gusto ko yung from zero na pagagalingan. Doon ako na-challenge. So, isa yun. Though, again, may mga players naman na magaling na down to earth. Hindi naman natin na maalis yun. No? And sabi ko nga, yung mga players na, kumbaga, alpha players, what I ask them to do is to help me para ma-improve namin yung mga teammates niya. So, isa yun sa mga nagiging basihan kung bakit siguro nananalo rin kami. Then again, we go back to the opportunity and exposure. Yan talaga ang gusto kong ibigay sa mga bata, especially yung mga non-varsityang player kasi nga nakakaingit naman talaga. Nakikita mo yung mga kaibigan mo o mga kaklase mo naglalaro sa varsity, pinanonood mo, chini-cheer mo. Eh meron naman tayo mga players na hindi nakakapasok sa varsity pero magaling. Lalo na ang basketball IQ maganda. So, yun yung mga nakikita namin or binibuild up ko o binibuild up namin ng mental coaches. Yung confidence, when we speak of confidence, yan nga yun, yun yung mga non-varsity players or aspiring ballers na ang deal ko sa kanila. I don't know if coaches will agree with me, pero ang dating ko kasi sa mga bata, explanation ko is this: how will I be confidence within you kung hindi ko itatry? Pag naglalaro kayo, if you're open, just take the shot. I don't care if you miss the shot or you make the shot. Ang importante is you tried. Diba? Meron naglaro sa akin, I think, lamang kalaban ng 4 points. And this big fellow of ours, wala siyang score the whole game. As in zero. Pinagawa ko lang sa kanya was to get the rebound and defend. Now, sabi ko nga, I think we were playing City Hoops then. Nag-timeout ako with only 45 seconds to go, lamang ang kalaban. So, I decided to play dun sa big man na siya yung pina-3 points ko. So, nung binigyan ko siya ng instruction, binigyan ko ng play, pumasok na sila sa court. Siya pa'y bumalik sa akin. Bumulong. Coach, sigurado ka ako titira. Ay ko, bakit? Ay coach, wala pa ako nasushoot. Hindi pa ako tumitira. Ay, di ba binigyan kita ng design ng play? So, follow that play. And then, try to shoot it. Tinapik ko ng 3 beses sa dibdib. Sabi ko, kinakabang ka ba? Akin na muna yung daga mo. Ibubulis ako. Babalik ko na lang sa'yo after the game. So, within, yun ang ginawa lang niya is catch and shoot. Pagka-receive niya, tumira ng 3 point. Nag-shoot. Nung una, ang sigaw ng mga parents, bakit shumot. So, nakakatawa, di ba? So, from that point of view, yung player na yun nagkaroon ng confident. And I love this big fellow. Para siya si Bobel ka talaga eh. Bonjing-bonjing yung maglakad. Kengkoy-kengkoy. Eh, isa pa yan, napagalitan ko yan. May laro kami. Kompleto yung sabi ko sa players. Always, bago kayong matulog, lahat ng gamit nyo, ilagay nyo na sa bag. Game time. Kaya pala hindi mapakali. Naiwan niya yung jersey niya. So, hindi siya naglaro. Yan lang yung tao, no? Kailangan namin siya. Pagalitan ko. Sabi ko, see how irresponsible you are. So, yun siya sabi ko na. Kasama sa team niya, eh. May kengkoy talaga. And then, natuto siya. Na every time, man. Ang nangyayari nga, bago siya matulog pag may game kami, lalagay niyo muna lahat ng uniform niya, nakaset na yun, huli yung sapatos. Okay. So, lessons learned. Yan, be responsible. Isa yan sa tinuturo namin sa mental. So, yung mga games na pupuntahan namin, ano nangyayari after the game, before the game, pag-uwi namin, nasa isang van lang kami, school bus ko paggamit mo na, isang van kami, habang bumabiyahe, nagkaroon kami ng camaraderie. Camaraderie, naging brotherhood, hanggang sa we became solid again. Ito yung mga born 99 to 2002. Sila yung mga unang kasama ko dun sa pagdayo-dayo namin. So, naging maganda. Until now, we are in communication and they're still asking me kung meron akong alam na pagta-tryout. Sabi ko nga, ang kaya ko lang gawin sa inyo ay samahan. Kaya ko ay samahan, pero it's up to you kung ano yung papakita nyo
laro. So, sinasamahan ko sila pag nagta-tryout. Yan lang naman yung kaya ko ibigay sa kanila, support pag nag-tryout na sila. After learning from the skills, exposure, liga rito, liga dun, experience, yan lang kaya ko ibigay. And then, on a latter part, magsasabi siya, coach, na-tryout ako sa ganito. O sige, tell me when, time, at saka saan, samahan kita. Ginagawa ko yung sinasamahan ko sila, na-tryout sila. Nandun ako nakaupo, pinanonood ko sila. So, after nila mag-tryout, nakikita ko yung flaws. So, next tryout nila, babaguhin nila. So, nai-improve nila. Yun yung one way of describing mental. Meron kaming camaraderie, brotherhood, and a family. As a coach, I always tell them, or the boys, ballers, even the girls na nahawakan ko, always trust your instinct and your teammates. Kaya nga lima kayo naglalaro, di ba? Hindi naman one-man show yan. So, you have to trust your instinct pag naglalaro. Yun ginagawa nila. Nakikinig naman. So, dito po mapasok yung mga role players. I love role players. Yung pag hinugot mo for 2-3 minutes, may magagawa silang maganda. I love role players. Diyan ako in love na in love. Mahilig ako humugot ng player na bubulagain ka. Bubulagain yung buong team. Diba, kilala na yung mga players ng Mendal. Eto na yung mga babantayan. Bigla ka humugot na isang player. Isa, dalawa, hanggang tatlo. Bubunot ka. Magpapakitang gilas. And will shock everyone. So, yun yung gusto ko. I love role players. Pangalawa, kaya tumataas ang confident ng mga bata. Meron silang freedom to play. When I say freedom to play, yes, meron kaming ginagawa mga plays. Pero sometimes, ang sinasabi ko sa kanila, there are rules sometimes you have to break. Kasi, like for example, merong players, nagawa nila yung play, ang ganda. Pero open na, hindi pa tumira. Nakakatuwa naman, ginawa nila yung play. Nakita ko yung play talaga, na-execute. So after na magawa yung play, hindi na-shoot, shoot yung kabila. Nag-timeout ako. So yung timeout ko na yun, kinol ko yung attention ng isang player. Sabi ko, open ka na. Ba't sinunod po pa yung play? Sabi niya, coach, sabi mo, gawin yung play. Yes, but sometimes you have to think. You have to decide, trust your instinct. Sometimes you have to break some rules para ma-develop ka talaga as a player. Magkaroon ka ng confident. Kung lagi mo susundin ng coach, baka sunod-sunuran ka na lang. Paano mo ilalabas yung tunay mong laro? Again, coaches, sorry ha, kasi it's the millennial approach na yung ginagawa ko. A combination of old school and the millennial approach. Especially pag nakita ko ang player, may potential. Ganun ginagawa ko. Sometimes you have to break some rules, lalo na pag naglalaro. That will make you a better player or a good player. Pag na-shoot mo yun, siyempre, coach mo matutuwa sa'yo. Pero pag sumablay, expect the worst. Di ba? So ganun. Talagang gano'n. Naglaro ka eh. Diba? So, accept. Accept your mistakes. Accept your good deeds na nagawa sa loob ng court. And always try to be a leader. Ayoko sa lahat. He's the one-man show player. Dribble mo, shoot mo, rebound mo. Ayoko nun. Alam na mga mental players. So, kaya nga, if I do that, we develop a complete player. Ay, tatawag natin the package. When I say the package, ibig sabihin, he can do anything. He's an all-around player. He can play 1-5 positions. He can play multiple positions. So, yun yung description ng mental. Alam nyo, magugulat kayo minsan on defense. May mga ginagawa ko rotations. Magugulat kayo na bakit nagkaganon. Alam na mga players yan. Even the parents, nagulat sa akin na ginawa ko yun. Meron isang player na he plays just to play defense. That's it. So sabi ko doon sa bata, trust me, trust the system, gagawin kitang best player. So yung bata, sa varsity mo siya doon. So nakikita ko yung galaw, yun lang talaga ginagawa niya, rebound, block shots, deny, minsan tumitira. Pero there was one big game na shock lahat, even yung daddy niya nagulat. As in, no one expected na ganun na mangyayari. He scored, if I'm not mistaken, nasa 45 points. So yun yung isang kalokohan na ginawa ko. Sabi ko nga, how will you describe Mendal Huskies in two words? I call it, it's a chess game. It's a chess game, dalawa lang ang naglalaro. Sa basketball, dalawang team lang ang magkalaban per game. So,
I call it a chess game. So yun yung isang magandang na-introduce ko sa mga bata. And hopefully, ma-appreciate nila. As far as I'm concerned, na-appreciate naman nila yan. Slowly but surely, may mararating ngayon. Hindi dahil sa akin, dahil sa niya yung tiyagaan, paglalaro at sa train. Okay? So yan yung description ng mental. From a bowler, it will become camaraderie. It will become a brotherhood. And it will become a family. Family. So, yan ang description ng mental. We are one family.